ka-YouTube, mga nanonood dyan, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Sa lahat dyan, inaanyaya ko kayo na mag-subscribe sa aking maliit na channel, mga ka-farmers. Then, hit the notification bell para updated kayo sa ating mga video, mga ka-farmers. Ayan yung mga okra, mga ka-farmers, na ating i-harvest ngayon. Kasi kahapon ng umaga ay nag-harvest tayo ng okra. At saka nagulat lang tayo ay dumating yung 36 hours. Ngayon mga ka-farmers, ayan na, makikita natin. Ayan mga ka-farmers. Saka ayan pa mga ka-farmers. Ayan. Nag-umpisa pa lang tayo sa pag-harvest mga ka-farmers. Hindi pa natin natapos yung dalawang idas mga ka-farmers. Yan yung mga bunga niya mga ka-farmers. Yan. Ito yung may mabinta sa merkado natin mga ka-farmers. Kapag sobrang malaki na ay ayaw na nilang bumili mga ka-farmers. Kasi ito raw yung maganda. Insaktong kalakihan yung ganito mga ka-farmers. Kaya inagapa natin ngayon sa pag-harvest ng okra. Kasi pagbukas na mga ka-farmers ay mga ganito siguro na kahaba mga ka-farmers. At masyadong malaki na mga ka-farmers. Ayaw na sa ating merkado mga ka-farmers. Kaya 36 hours. Yan mga ka-farmers. Mayroon ng mga malalaki. Yan. Yung mga malalaki mga ka-farmers. Ito ay 36 hours pa ngayon mga ka-farmers. At saka itinanim namin ito noong November 10. Sa ngayon ay malapit na siyang magdadalawang buwan mga ka-farmers. Kasi ngayon is January 7 mga ka-farmers. 3 days na lang magdadalawang buwan na. At nasa 7 harvest na kami dito sa aming okra mga ka-farmers. Yan, sobra ng daming mga bunga nila mga ka-farmers. Kaya kay ganda ng okra mga ka-farmers. May pira dito sa okra mga ka-farmers. Ang presyo natin doon sa merkado mga ka-farmers ay 20 lang per kilo ng merkado natin. At saka yung retail nila ay 50 mga ka-farmers. Sobrang baba ng kuha nila. Kasi marami raw nagtanim ng okra mga ka-farmers. Ayan. At saka yung presyong 20 ay okay pa naman sa okra kasi maliit lang ang capital natin dito. Yung buto lang at saka yung pagod natin mga ka-farmers kasi manumano lang natin itong itinanim mga ka-farmers. Ayan, hanggang pang doon pa mga ka-farmers. Nandoon din si Mrs. nag-harvest sa kabila banda mga ka-farmers. Kasi marami na mga bunga doon kahit mababa yung okra natin mga ka-farmers kasi nasa itaas yun mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers, makikita natin yung bunga nila ay walang batik-batik. At hindi rin tayo gumamit ng pesticide dito mga ka-farmers kasi masyadong tag-init dito sa atin. Paminsan-minsan lang tayo dinalaw ng ulan mga ka-farmers. Ayan, makikita natin. Meron ng ganito kalaki mga ka-farmers. Ang gagawin natin dito ay ating igugulay mga ka-farmers kasi ayaw na nasa ng merkado mga ka-farmers. Ayan mga ka-farmers. Kaya may tira dito sa okra mga ka-farmers. Kahit araw-araw tayong mag-harvest ay pwede tayong kumita, makakuha mga ka-farmers. Kasi ngayon ay naka 3 araw na kaming mag-straight harvest dito sa ating okra. Ngayon ay Linggo, kahapon ay Sabado at saka noong Friday nag-harvest din kami mga ka-farmers. At saka na-update natin kung magkano ang ating naibinta mga ka-farmers. Yung una ay 800 pesos mahigit. Yung sa pangalawa mga ka-farmers ay 700 pesos mahigit.
bukas tingnan natin kung magkano kaya mga ka-farmers ang ating maibenta. At saka sa sitaw natin doon mga ka-farmers, inagapan natin to sa pag-harvest mga ka-farmers kasi may sitaw pa tayo o bukas na i-harvest mga ka-farmers. Doon sa sitaw mga ka-farmers ay sobrang tagal tayo mag-harvest doon. Mga ka-farmers, hindi tulad ng okra na madali lang. Yan mga ka-farmers, hanggang doon pa mga ka-farmers kasi nagsimula pa tayo na mag-harvest ng ating okra. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking mga video. Sana po ay mag-subscribe na kayo dahil mamimigay tayo ng mga giveaways mga ka-farmers sa mapili kong mag-subscribe. Then ang gagawin nyo lamang ay mag-comments kayo sa baba mga ka-farmers at kung gusto nyo ay mag-share na rin mga ka-farmers. God is good all the time. God is good. God bless sa inyong lahat mga ka-farmers. Thank you for watching.